Magandang araw sa inyong lahat. Ang dami nga naming errands pagdating namin dito sa Japan. At habang papunta nga kami sa pupuntahan namin, nakita nga namin ang alaga naming aso noon ay binigay namin sa pinagtatrabahuan ko. Sobrang thankful nga namin at sobrang alaga nila ang aso na binigay namin. Sobrang bait din naman kasi ng asong to. Hindi nga siya nangagat o tumatahol kahit sa mga taong bagong kita niya pa lang. Napag-desisyonan din namin na ibigay na lang siya kasi walang mag-aalaga sa kanya pag wala kami sa bahay. At eto nga din ang isa sa errands namin. Ang kausapin ang naghahatid sundo kay Yuria sa childcare. Pasensya na kayo sa nagbi-video si Yuria kasi ang may hawak ng phone dito. Napag-usapan kasi namin last year bago kami umuwi ng Pinas na ibibigay nila sa akin ang child seat sa likod ng bike. Gusto ko kasing i-practice para mahatid sundo ko na si Yuria sa childcare. At habang nag-uusap nga kami, napag-usapan namin ang gulay sa gubat kaya eto pumunta kami ng gubat. At medyo marami nga din ang nakuha naming gulay kaya eto nakalibre kami ng ulam. Nakaka-enjoy nga pumunta ng gubat at namitas ng mga gulay. At sa susunod na taon na nga naman kami makakuha ng mga ganitong gulay. Nakakakita nga ako ng mga ganitong gulay sa grocery at ilang piraso lang sobrang mahal na nasa 300 to 500 yen na. At eto ngayong maganda pag malapit ka sa mga gubat kasi makakahanap ka ng mga ganitong gulay na libre na. Ito! Mama, heart to heart. At eto nga't palabas na kami ng gubat. Video sa robot yan. Wow, tsugoy na. At kinabukasan nga, bumiyahe kami ng isang oras para makapag-grocery. Naghahanap nga ako dito ng magagamit ko sa trabaho, kaya lang hindi ako makapili. At eto nga si Yuria, sobrang nag-i-enjoy sa pag-video sa sarili niya. At nang pauwi nga kami, nagutom kami kaya kumain muna kami dito sa nadaanan naming ramen shop. At ang ganda pa nga din ng mga sakura tree dito sa nadaanan namin. Doon kasi sa malapit sa amin, wala na yung mga bulaklak sa sakura tree. Kasi sobrang lakas ng hangin nung nakarang araw kaya nakalbo agad ang mga puno. At kahapon nga sinimulan kong mag-practice ng pagbabike kasama si Yuria. Kahapon nga hindi ko pa mabalance ang pagbabay kasama siya kasi sobrang bigat na niya. Hindi nga ako katulad na iba na baby pa yung anak nila nakakarga na nila. Ako naman kasi nasimulan ko matutong magbike nung malaki na si Yuria. Kinubukasan nga nito nagulat na din ako at nabalance ko na kasama si Yuria. At eto, practice-practice na nga lang din hanggang sa maging handa na akong ihatid sundo si Yuria sa childcare. At dito ko na nga din tatapusin ang vlog na to. Salamat sa panonood. Matane!